Alright, welcome back mga idol. Welcome back dito sa ating CCNA Philippines video series. I hope dun sa mga naunang videos, I hope dun sa mga naunang tutorial ay natutulungan kayo at kahit papaano ay mas lumalalim ang inyong kalaman sa CCNA and then sa Cisco networking, okay? Alright, so tuloy-tuloy tayo and today we're going to have a new discussion and I'm sure this is will going to be exciting, okay? I'm sure, I promise, malaki ang may tutulong nito sa iyo, idol. Lalo na kung bago ka pala nagsisimula, lalo na kung zero knowledge ka or beginner ka or career shifter ka para sa iyo to, idol. Malaki ang malaking bagay ang magagawa nito sa mga susunod pang lessons at sa mga susunod pang scenarios, okay? So sit back and relax and enjoy, okay? All right, so let's go. Okay, so basically, we're still on the chapter 2, which is the network in fundamentals, and then we're still on the lesson 3. I-continue natin yung lessons natin last time, which is the OSI model, and today, ang pag-uusapan natin is ang 7 layers of the OSI model. Okay, so sabi ko sa inyo nga, exciting to, idol. So kung may ginagawa ka muna, kung nag-Facebook ka, close mo muna yan, okay, focus muna tayo dito, kasi sinasabi ko sa iyo, once na maintindihan mo to, once na matapos mo tong video, I promise, mas lalalim ang pagkakaintindi mo sa OSI. Okay, alright, let's start. Before we go or before we dive into the formal lesson or to the topic, just wanna give you binabago ko yung format nung tutorial natin. So ito yung objective natin. So you're going to learn the 7 different layers of the OSI and their functions and then how these 7 layers work in the networking. Okay? So yun yung target goal natin bago natin matapos tong episode na to or itong video na to. Okay? Alright, so kung may mga suggestion kayo, kung may feedback kayo doon sa mga naunang tutorial, sa mga naunang video, at sa mga susunod pa, i-post nyo lang sa comment, i-email nyo lang ako para magawa natin ang paraan. Okay ba yun? Alright, let's start, idol. Okay? So first, ito nga yung sinasabi nating 7 layers of the OSI model. So, sabi ko nga doon sa previous lesson, kapag pinag-aralan na natin or kapag nasa network na tayo, ang pagbasa talaga niyan is starting from the 7th layer, which is the application. Bakit? Yun yung pinaka-closest doon sa user or doon sa end user kasi ganun siya eh. Pabalik siya, di ba? Kasi syempre, yung end user ang gumagamit ng device, yung end user yung gumagamit ng, let's say, PC, pabalik doon sa kabilang end user, which is closest din siya doon sa 7th or doon sa application layer. Okay? Alright, gets ba? So, ngayon, isa-isahin natin yung layer. Sabi nga ng, gaya nga nung nasabi ko last time, hihimay-himay natin yan para mas maintindihan pa natin. Okay? Alright, let's start with application layer. Okay, so application layer, the 7th layer in the OSI model. So, basically, yeah, ito yung last. And then, sabi ko nga, kapag sa networking na, I mean, kapag sa real world na, basically, ito pa rin yung una. I mean, doon tayo nagsisimula sa pinakamalapit sa end user lagi. Okay? So, siya yung application layer. Ano nung meron dito sa application layer? Saan ito ginagamit? So, in real world, yeah, sabi ko nga, closest to the user. And then, ito yung mga protocol na ginagamit ng application na ginagamit ni user. Malinaw ba yun? Idol, gets ba? So, basically, di ba, pag tayo, let's say tayo gusto natin kumunik sa internet, gusto natin kumunik sa network, meron tayong mga application ginagamit, let's say browser, gusto natin kumunik sa Facebook, so mag-open tayo ng Firefox, Google Chrome, or Mozilla, di ba? So yung application na yun, gumagamit yun ng protocol para makakunik tayo sa network. Take note ha, hindi yung application ang, I mean, hindi yung software ang part ng application layer, kundi yung protocol na ginagamit ng application. Okay, so let me show you some example. So, di ba ang software na ginagamit natin, kaya sabi ko, Internet Explorer, Google Chrome, so hindi sila yung application layer, hindi sila, kumbaga hindi sila yung pasok sa application layer. Software sila, application sila, pero dun sa OSI, labas sila dyan. Ang protocol na ginagamit nila, like HTTP, kung sa web, and then sa email, SMTP, file transfer, FTP, at marami pang iba, yung mga yan ang pasok sa application layer ni OSI. Sila yung mga protocol na ginagamit ni OSI para makapag-communicate itong device na ito or itong user na ito doon sa kabilang dulo. Di ba? Okay? Malinaw ba yun, idol? Okay.
Alright, I hope that's clear, ha? So again, hindi siya yung mga software or programs, which is siya yung protocol na ginagamit nung mga program na yun. Okay? Alright, mali na tayo dyan. Makes sense. Okay, let's move on. So, before we go to the sixth layer, let's have some analogy para mas maintindihan pa natin. So, tuloy-tuloy ito hanggang marating natin yung first layer, okay? So, it's on this one. Nakita ko lang to sa internet eh. So, pwedeng nabasa nyo na, pwedeng hindi pa, pero exciting to. Okay? So, on this one, application layer, on this situation, parang o-order tayo ng pizza. Diba? Pizza, kasi favorite natin yan eh. Alam natin masarap yung pizza, lalo't pag malamig, diba? Mainit, tapos may samahan mo ng kape. Yan, pwede na. Okay, alright. So, application layer, let's say mag-order ako ng pizza. Ang unang-una kong gagawin is, it's either mag-open ako ng browser kung order ako online or magdadial ako sa telepono kung tatawag ako, right? So, yung application or yung software na ginamit ko, meron siyang protocol na ginagamit para makakonect sa network. Gets? Gets, idol? Okay, so sa mga susunod, magigets mo yan. So, again, yung protocol na ginagamit nung application na ginamit ko pasok sa dun sa application layer. Okay? Alright, so next tayo. Ang sixth layer natin is the presentation layer. So presentation layer, siya yung nag-handle ng or nagre-represent ng data. Gaya nga nang sabi ko dun sa vlog, siguro kung nabasa nyo na, ang ginagawa ng presentation layer is mini-make sure niya na tama yung format ng data. Again, format ng data. Okay? So, nandyan yung MP4, MPEG, JPEG, PNG, di ba? Gets mo? So, let's say, magsisend ako ng picture galing sa computer ko papunta sa kabilang, let's say, papunta sa'yo, dyan sa PC mo, nagsend ako ng picture, naka-JPEG siya, di ba? Sa akin. So, mini-make sure ni presentation layer na ang matatanggap mo is may present niya as JPEG or as image din doon sa end mo. So, yung standard na yon, yung process na yon, si presentation layer ang nag-handle nun. Okay? So, kasama rin dyan yung mga encoding like ASCII, di ba, sa keyboard. So, pag nagtotype tayo, di ba, minsan lumalabas doon sa screen, let's say, sa web application, di ba? Kailangan tama yung character. Pati din doon sa mga compression, kapag nagko-compress tayo ng files, mga zip files, di ba? Ayan, mga format, di ba? Again, format. So, yun yung parang pinaka-key dito sa presentation layer. Okay, alright. So, so going back doon sa ating analogy, sa kung sa application layer, ginamit ko na yung application or interface para maka-order ako ng pizza. Dito sa presentation layer, so i-describe ko or sasabihin ko doon sa nag-take ng order ko kung ano yung ordering ko, di ba? Let's see, ano ba yan? Pizza ba yan? Ano ba? Say cheese, di ba? Ano ba order mo? Pizza ba? Chicken ba? Mojitos ba? Di ba? Ganun. So, kumbaga, yung format or kung dito sa ating analogies, kung ano mismo, kung ano yung pagkain, di ba? Parang ganun. So, yun yung analogy natin. So, I hope that makes sense. So, pagdating natin sa dulo, mas maintindihan nyo yan. So, again, application, yung protocol na ginamit nung application na ginamit ko, and then presentation, kung paano ipinresent yung format ng data, dun sa order ko, dun sa ating analogy. Okay? Alright, so let's move on. Session layer. So, si session layer naman is the fifth layer sa ating OSI. Ang concern or ang function naman niya is to initiate, establish, or terminate the connection. Di ba? So, session eh. So, sa word pa lang, alam mo na yun, di ba? Kapag may session, ganyan-ganyan, sabi-sabihin, parang may ka-meeting ka, may ka-session ka, ibig sabihin, meron kang katugunan dun sa kabilang dulo. I mean, meron kang ka-communicate dun sa kabilang dulo. Nag-perform kayo ng session kasi nag-initiate ka, tinanggap ng kabila, so there is a session. Yun yung kinokontrol ni session layer. So once natapos na yung session na yun, si session layer din ang bahalang mag-maintain, let's say ongoing, so may maintain niya yung session. And then kung tapos na, siya yung mag-terminate.
So from your end going to the other end, yung session minamanage ng session layer. I mean, yung communication between dun sa inyo o yung session nyo mismo, I mean sa Tagalog, diba? Yung pag-uusap, let's say kung pag-uusap, kung connection is connection, minemaintain yan through session layer. Okay? Alright. So, another information for session layer is, kasama dito yung authentication, authorization, diba? So, kapag ka nag-authenticate ako, let's say sa server, lagay ko yung password ko, username and password. Diba? So, nag-i-initiate ako ng session from my PC doon sa server or doon sa database ni server. Kasi, syempre, in-input ko yung username ko and password. So, binavalidate ng server kung tama yung password doon sa username. So, merong session nangyayari. So, kapag ka mali, ito-terminate ni server yung session, di ba? Or it's either i-suspended yung account, etc. Gets mo, idol? So, ganun yun. Okay? Alright, so next, ang mga protocol naman na karaniwang pasok dito sa session layer is yung PAP or ano nga yung PAP? PAP tsaka CHOP yan eh. So, nasa dumandila ako. Like SCP or Session Control Protocol, etc. So, yung PAP, balikan natin na wala eh. Kasi medyo mahaba ito eh. Sayang yung oras natin. Okay, alright. So, next, dito din pumapasok yung type ng or mode ng connection. Nabasa nyo na ito sa vlog na i-share ko na ito eh. Kung nabasa nyo yung vlog or sa e-book, kung nabasa nyo yung e-book. Okay, so dito pumapasok yung tinatawag nating single mode, half duplex, and full duplex. So ano pagkakaiba niyan? Kasi nga session, di ba? So meron silang connection sa isa't isa, meron silang nangyayaring, may nangyayaring session between two end of two devices or end of two people or end of two network devices. So meron tayong single mode and ang ibig sabihin ng single mode, only one device can transmit at a given time. So, ibig sabihin, parang, let's say, meron dalawang device or meron dalawang tao, hindi sila pwede magsabay na mag-send or mag-usap. Isa lang muna. Let's say, ako muna yung sasalita bago ikaw. Diba? Parang ganun. So, next natin, half duplex. Kapag half duplex naman, so, nagpapalitan sila. After ko, ikaw naman. I mean, alternate, kumbaga, half duplex. So, hindi rin pwede magsabay, pero pwede silang mag-alternate. Okay? So, ang pinagkaiba ng single mode doon sa half duplex, dito sa single mode, let's say, yung una muna, ang binibigay niya lahat hanggang sa matapos. Kumbaga, ako muna hanggang sa matapos ko yung sasabihin ko or kung ako ang IE device hanggang sa matapos ko yung ini-initiate kong connection saka naman yung kasunod or saka naman ikaw. Doon sa half duplex, pwedeng alternate tayong dalawa. Okay? So, doon sa full duplex, pwede tayong sabay. Kung pwede akong nagsisend ako, nagsisend ka din and then nag-uusap tayo or yung dalawang device sa magkabilang dulo ng network nag-uusap, nag-receive and nagsisend din ng it's either data or anything na sa connections. Get mo, idol? So, yun yung session layer. Diyan pasok si session layer. So, going back doon sa ating analogy. So, it's either nag-dial ako ng pizza or nag-click ako sa internet. So, magkakaroon, nag-initiate ako ng session, di ba? So, ang mangyayari, so basically, kukunin siya ng insider operator o nung system ng pizza. Then, kukunin niya yung order ko. So, nagkaroon ng session from my end or dun sa nag-order ng pizza going to the other end para mabigay yung information. Okay? Alright, gets mo? Alright, let's move on to layer 4. Okay, so sa layer 4 natin, ayan, medyo nauna yung ano. So, layer 4 natin, transport layer, dito pumapasok yung error checking, recovery, and then yung mga ports. Okay? So, ibig sabihin, yung flow, kung paano naman nagta-travel or nagta-transport yung data. Diba? So, sa session, meron ng session. Ibig sabihin, meron ng connection. Nag-initiate ka, tinanggap na nung kabila. Ngayon, sunod na si transport. Ibig sabihin, ipapasa mo na yung data
or magta-travel na yung information from the sender or from the user 1 papunta dun sa receiver or let's say user 2, di ba? Okay, so kaya nga tinatawag nating flow or control of data dyan sa pumapasok. And then yung error checking, recovery at saka ports, ganito kasi yan. So di ba pag nagsisend tayo ng data, let's say, paano ba? Let's say nagsisend, nanonood tayo, live streaming, di ba? So yung video na pinapanood natin, sinesend yan dun sa PC natin or sa TV natin from the server or galing kung saan man galing, let's say sa cable or something, sinesend sa atin, di ba? Live streaming. So sa live streaming, kung ano yung mismong nangyayari doon sa server, kung ano yung mismong nangyayari doon sa event, binabato lang niya ng binabato doon sa end or doon sa mga end devices, di ba? Tinatransport niya lang. Wala siyang nangyayaring error checking, wala siyang nangyayaring recovery. Bakit? Eh kasi live yan eh, streaming yan. Hindi katulad sa tinatawag nating connectionless na type ng transport of data is yung may recovery at saka error checking. Let's say file. Nagsisend ako sa inyo ng file, di ba? Through internet or through the network. Kapag may mali yan, let's say, galing sa akin, papunta sa'yo, bago masave sa PC mo, chinecheck pa yan ng transport layer kung tako yung pagkaka-assemble ng file, I mean, yung data. Di ba? So kung may kulang, parang ino-notify niya yung sender, yung system ng sender na may kulang doon sa ano or may error. Kasi hindi siya live. Yung live kasi kapag kami error, kapag kami may nawala or may na-loss na packet, wala na yun. Hindi mo na mare-recover yun kasi live siya eh. Di ba? Kasi isipin mo, live. Let's say, sinesend ng server, sinesend nung let's say, ng server nung cable yung pinapanood mong live. Eh biglang nag-lag kasi yung connection nag-lag. Eh ibig sabihin pag nag-error yun, ibig sabihin error yun, di ba? So isi-send ba uli yung server? Let's say si Pacquiao may laban kay Marquez, di ba? Sinusuntok niya live. Eh nag-error yung network. So syempre tapos na yung suntok kasi live eh. Alangan namang isend pa ng server or ng cable server papunta yung suntok uli. Ibig sabihin magra-rumble yung packets mo noon, di ba? Sabihin, bakit ano na, sinusuntok pa? Eh, yun nangyari kapag delay. Alam niyo yun? So, kahit kung live siya, kahit delay siya, wala na yung bakit. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng ulitin kasi live eh. Di ba? I hope nag-gets mo, idol. Kasi gusto kong i-stress kung paano siya talaga nangyari para mas maintindihan mo. Okay? Alright. So, yan nga. Yung sinasabi ko, yung connection-oriented tsaka connection-less. So, yung live, dun siya pumapasok sa UDP or User Datagram Protocol. And yung mga unreliable session. So, yung mga nawalang packet, hindi mo na mare-recover yan. And yung mga VOIP, live streaming, multiplayer games, di ba? Dito naman sa TCP or Transmission Control Protocol, connection-oriented siya. So, bago ma-copy or bago ma-send yung data or information from sender to receiver, nagkaroon ng cross-checking kasi hindi siya connectionless eh. I mean, hindi siya live. Ibig sabihin, pag may nawalang packet, pag natanggap na ni receiver, i-compare niya pa rin yung file or yung information from the sender, and then kapag may wala or kapag may error na packet or data, kukopyahin niya uli yun. It's either kukopyahin niya uli or i-correct niya yung error. Ganun. So, may nangyayari din na three-way handshake. Anong ibig sabihin ng three-way handshake? So, sa three-way handshake lang, ibig sabihin, bago mag-send or bago magsimula yung pagpasa ng data or transport ng data, nagsisend muna ng packet na seen yung sender, and then i-acknowledge ng receiver. Magsisend siya ng acknowledge packet kasama yung seen packet na sinend ng sender, and then saka uli magsisend ng acknowledge si sender na na-receive niya na yung seen packet at acknowledge packet from the receiver. So, balang, parang, kumpaga parang ganito, hey, pare ko, magsisend ako ng sulat. Sabi ni pare Juan, sabi naman ni pare ito, okay pare Juan, confirm, magsend ka na, ibabalik niya ngayon. So, si pare Juan, saka pa lang siya magsisend. Yan yung tinatawag nating three-way handshake. Okay? Alright, so I hope malinaw yung transport layer natin, idol.
Again, pwede nyo siya uling basahin doon sa blog. Na-explain ko rin siya doon. Pero I hope this information or this explanation makes sense. Okay? Alright. So, doon sa ating analogy, ang ibig sabihin ng transport layer, dito pumapasok yung quality check din. Let's say, nag-order ka ng pizza, pinrases na, di ba? So, kasi tapos na tayo doon sa layer 5, which is the session. So, na-take note na yung order mo, na-process na. Bago i-deliver, syempre, sin-check din nila yan, di ba? Kung tama ba, kung may sira ba, and then kung okay, sa kanila i-send sa delivery man. Ganon, di ba? So, ngayon, magta-travel na ngayon yung pizza mo papunta sa bahay mo, dala-dala nung delivery man. Okay? Alright, so let's move on to the next layer. So, layer 3 tayo, network layer. Ano nga ba ang network layer? So, it's from the name itself, ito yung concern sa network address. Kasama yung source and destination IP address, di ba? So, since networking ang pinag-uusapan natin, since CCNA ang pinag-uusapan natin, yung receiving device or destination device, meron niyang IP address, di ba? Iyon yung pinaka para malaman ng mga network device, para malaman ng mga computer kung kanino ipapadala or kung kanino sila nakikipag-usap. And then syempre, para malaman ng pinagpadalahan nila kung paano siya mag-thank you, let's say, kung paano siya magre-reply, meron ding IP address yan. Kasi sa network, lahat yan may IP address, di ba? So, yung IP address, logical IP address or logical addressing, pasok yan sa layer 3. Which is the network layer. So, minsan, sa exam, may mga ganyan. Tandaan nyo yun, idol. Ito, mahalaga to. Minsan, sa exam, tatanungin ka, in what layer of the OSI is the IP addressing or network address? Ganun lang kasimple. So, may choices siya. Siyempre, nakakalito yung choices. Ano ba? Transport ba? Network ba? Kaya, dapat alam mo. So, tatanungin ka pa rin sa exam. In what layer of the OSI model you can find the packets. Parang ganun, di ba? So, yung packets, term din yan ng data or information sa layer 3. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga term na yan. Okay? So, mahalaga yan. Kaya mahalaga naman na malaman natin yung basic at fundamentals. Okay? Alright, so ano pang kasunod? So, dito sa network layer, dito na rin pumapasok yung routing and routing protocols. Kaya ng mga RIP, EIGRP, BGP na pag-uusapan natin sa susunod. So, syempre, para ma-route yung packet, para ma-route yung data dun sa from source to destination, kailangan alam mo yung IP address, di ba? Destination address. So, syempre, dun sa destination address, pwedeng, gaya nga nung nabanggit ko sa blog before, kung nabasa nyo na, sa routing, pwedeng maraming way, pwedeng maraming daan papunta doon sa destination na yon. Ngayon, si routing or si routing protocols, hahanapin niya yung pinaka-the best, pinaka-mabilis na way para marating yung destination na yon. So, doon na iikot yun. Kung gaya ng mga metrics, gaya ng mga hubs, ganyan. Sa routing protocols natin pag-uusapan yan. Okay? I hope nagigets mo, idol. Tama, di ba? So, dito sa network layer, kinukuha niya or let's say, di ba sa transport, tinatransport na yung data. Ngayon, kung di alam nung sender kung saan niya papadala yon or kung ano yung IP address, mawawala na lang yun sa kalawakan. Di ba? Galaho na lang yun sa Pacific Ocean. So, kaya kailangan niyang network layer kasi talagang kailangan yan para ma-transfer or ma-receive yung data from the other end. Okay? Alright, so dito rin pumapasok yung logical addressing. Ngayon nga, ganyan sinabi ko, yung IP address. And then dun sa data encapsulation, dito rin siya pumapasok. Ano naman yung data encapsulation? So, simple lang. Yung data, kapag nag-travel na through OSI, kada layer, nilalagyan niya ng header. Let's say, data, di ba? So, sa layer 1, plain data. Diba? Yung command mo or yung intention mo na mag-order ng pizza, let's say, or mag-send ng file. And then, kapag ka pumasok na yun sa session layer, sa transport layer, na yung data na yun, nadadagdagan siya ng header, which is parang minamark, kumbaga. Let's say, tinatatakan, dumaan na to sa session, dumaan na to sa transport, dumaan na to sa network layer.
So yung data na yun, pagdating doon sa kabilang dulo, I mean, bago dumating doon sa kabilang dulo, so diba, dinadagdagan siya ng header. Ang tawag doon, encapsulation. Diba? So, ine-encapsulate siya ng mga layers bago makalabas sa kanya or bago makarating doon sa kabilang dulo. So, dito sa network layer, yung data encapsulation na nangyayari, yung kada router na tawid ng data, minamas na yun. So, kasi diba, so, let's say papuntang internet, bago makarating yung internet doon sa yung data doon sa internet, dumadaan ng mga router. So yung mga router kasi hinahanap niyan kung saan yung pinaka the best na way, di ba? So syempre kailangan alam niya rin yung pabalik. So ang nangyayari ngayon, dinadagdag niya yung MAC address nung kasunod o nung inalis nung pinanggalingan niya and then IP address nung kasunod, di ba? So destination, IP, and then source MAC para pagpabalik na alam niya kumbaga dinadagdag niya yun doon sa ano basta yung ina-add niya dinadagdagan niya ng information or header yung data para alam niya kung paano babalik parang ganoon kapag dine-encapsulate na doon sa kabilang dulo so ganoon lang siya eh kung ine-encapsulate siya from the sender and then pagdating doon sa kabilang dulo i-de-encapsulate naman siya each layer din, di ba? Ganoon. Okay. Alright, so yun namang pagdating din sa fragmentation and reassembly, yun nga, yung gaya ng sinabi ko, di ba? Minsan nagsisend tayo ng, or nagkakopy tayo ng file. Ito yung pinaka-the best na example. Nagkakopy tayo ng file, di ba, minsan? So, let's say, nagkakopy tayo movie papuntang USB. Galing sa laptop natin. So, minsan, di ba, nakikita mo, 60 minutes remaining. So, yun yung tinatawag nating fragmentation tsaka reassembly. So, nagtatry yung PC mo na mag-copy ng file papunta doon sa USB. Tinatry niya yung pinakamaraming segment muna kung kaya. Kaya, minsan makikita mo biglang nagbabago-bago yung oras. Minsan mabilis, minsan mabagal hanggang sa makuha niya yung tamang number ng segment na kaya niyang i-transfer at kaya niyang i-accept ng USB. Diba? So, ganun din sa network. Let's say, yung PC ko magta-try mag-send let's say magsisend ako ng file na 2 gig papunta doon sa kabilang PC so basically yung sa network itatry niyang isend lahat niya isang buo kung hindi niya kaya magta-try siya mag 1.95 kung hindi kaya nag-gets mo sinisegment niya pinag-fragment niya at yun ay nangyayari within nanoseconds kumbaga alam na niyo ni computer yan eh di ba? So ganun siya. Right? So I hope that makes sense and I hope na malinaw. Okay, so doon sa analogy natin. So from transport layer, di ba? Nagta-travel ng data. So syempre, kung IP addressing is doon sa mismong real networking world, dito naman sa analogy natin, mismong address, di ba? Let's say, Anahao Street, di ba? JP Rizal Street, yung network address yan. Kasi, siyempre, order ka ng pizza, sinabi mo yung address mo, ang unang hahanapin ng delivery man, yung street na yon or yung, let's say, kung building man yan, let's say, RCBC building, ganyan, yun muna yung hahanapin niya, saka pa niya hahanapin yung specific na room or specific number ng bahay mo. Which is papasok siya sa MAC address or sa data link. Okay? Alright. So, next natin is the data link layer. So, sa networking, dito pumapasok yung MAC address or physical address nung device or nung receiving device or nung end device sa dulo. Kumbaga, yung receiving station. Di ba? Kasi, hardware-based yung MAC address eh. Di ba? Sabi nga natin, hindi naman nagkakapare-pareho yan. Lahat ng MAC address ng mga devices, kahit virtual or physical MAC address, kailangan niya magkaiba, unique yan, di ba? So, pag-aaral natin sa mga susunod kasi di ba, yung routing IP address and then yung sa switching, dito pumapasok yan eh. Kasi papasok na sa LAN eh, local na, di ba? So, galing, na-receive na ng router mo, papasok na siya sa switch and then si switch hahanapin na niya kung kaninong MAC address niya ibabato yung data or yung information na galing doon sa sender. Gets mo ba? Idol, so ganun siya.
So, ang next natin, dito po mapasok. So, si MAC address, meron tayo, or si data link, meron tayong two important part or information, which is the LLC or the logical link control. Siya yung nagko-control ng frame or bits doon sa data. And then, yung next one is the MAC or media access. Siya naman yung mismong physical address na naka-burn doon sa NIC or doon sa interface mismo nung network interface mismo nung device. It's either PC, printer, etc. Okay? Alright, so I hope that makes sense. Again, si data link is concerned sa physical address mismo or eksaktong address mismo nung device. Di ba? So, sa analogy natin, alright, before we go to the analogy, meron tayo ditong sample ng MAC address. So, very common naman yan. Siguro naman nakakita na kayo ng sample ng MAC address sa IT career nyo. Okay? Alright, so sa analogy natin, ang data link layer, pumapasok na siya doon sa mismong, sabi ko nga, eksaktong address nung pagdideliveran mo ng, let's say for example nga, ng pizza. Diba? So, kung kanina, JP Rizal yung network address, saan doon sa JP Rizal? Kasi, syempre, pag hinanap ng delivery man yung JP Rizal, napakadaming bahay doon eh. Diba? So, doon siya papasok sa mismong number ng bahay or mismong room number kung sa building man. Yun yung tinatawag natin na local address. Kasi, hindi pare-pareho yun, diba? Kasi sa JP Rizal, isa lang yung number 40 na bahay. Or dun sa building, isa lang yung room 201 sa building, specific building na yun, di ba? So, kaya siya tinawag na data link, kaya siya tinawag na physical layer. I mean, physically unique, kumbaga, di ba? So, sa mga susunod na ano lessons, matututunan pa natin yung pagdadaanan pa natin. And then, take note nga, kagaya na sinasabi ko, sa exam, may mga questions na in what layer of the OSI is the MAC address, ganyan-ganyan. Ano yung binanggit ko kanina, ano yung dalawang common part ng data link layer, yung LLC tsaka yung MAC. So, mahalaga yan. Kailangan kahit pa paano matandaan mo and then alam mo kung paano gumagana or kung para saan. Okay? Alright, so last layer natin is the physical layer, which concern doon sa bits or doon sa connector mismo. Or dun sa wiring at sa cabling. Yun yung mismong nagko-connect doon sa from the sender or from the sending device para makalabas sa network. Let's say, yung cabling papunta sa switch or kung wireless man, yung signal papunta doon sa router, di ba? So, and then itatransform nung electricity to 0 and 1, di ba? So, I hope nagigets mo na yun, Idol. So, ito yung mga sample natin dyan. Yun nga, yung cabling, wireless, etc. Okay? Alright, so we're done with the 7 layers of the OSI. I hope marami kang natutunan, Idol. So, let's recap or let's wrap up, okay? Alright, so before we do that, so dun sa analogy natin, so nalaman mo na yung street, nalaman yung or network address, and then nalaman mo na yung eksaktong number ng bahay or data link or MAC address kung sa network. And then, syempre, via physical, iabot na sa'yo yung delivery man yung pizza mo. Kasi, connection to connection, diba? So, parang kung paano mo tinatravel yung information, papunta doon sa sender, diba? So, physical to physical, kumbaga. Right? I hope you get it may sense, Idol. Okay? Right. So, next natin, let's wrap up. So, again, from the sending device, gaya nga nasabi ko kanina, kung nakikita nyo sa screen, from the sending device, so, una yung application layer sa kanya, di ba? Kasi malapit sa user. So, from application layer going down to the physical layer, kung makikita nyo, may ina-add na header. So, bali dun sa tatlong layer, wala pa eh. Kasi yung application, presentation session, sa OS yan, sa PC pa nangyayari yan. Usually, sa ating network administrator, hindi tayo concerned dyan eh. Ang may hawak na nyan, local IT or IT support. Tayo, bilang network administrator, most of the time, lalo na sa malaking company, ang hawak natin, dun pa nagsisimula sa transport layer. Usually nga, iba sa network pa eh. Pataas, or I mean, pababa. Cabling or MAC address.
Pero usually yung sa OS, sa IT support na yan. Pero for the sake of the explanation, tinalakay na rin natin. So kung makikita nyo sa screen, yung binanggit ko kanina, yung ine-explain ko, kada daan niya doon sa layer, dinadagdagan niya ng header para doon sa layer na yon. Let's say dito sa transport, ang tawag doon sa, dinagdagan niya ng TCP header, ang tawag na sa kanya ay segment. Pagdating sa network, dinagdagan niya ng TCP header plus IP header, ang tawag na sa kanya ay packet. Yun yung data ha. Take note. So pagdating sa data link, dinagdagan na siya ng MAC header plus yung mga naunang header na dinagdag ng naunang layer, ang tawag na sa kanya ay frame. So, di ba? Kung makikita mo, dinadagdagan siya ng header kada layer. And then pagdating doon sa kabila, siyempre, dadaan siya doon sa katapat na layer. Isa-isang i-strip yan. So, yung kabilang layer na, na data link, kukunin niya yung MAC. Tapos, si network, i-strip niya yung IP. Parang ganun. So, tapat-tapat yan eh. I-encapsulate from sender and then i-encapsulate from the receiver on the receiver side. Okay, ayan. So, nakikita niyo sa screen. So, pag nag-send tayo, magkakatapat yung layer. So, bali yung sending PC, yung layers niya or OSI layers niya, katapat na rin ng OSI layers ng receiving PC. And then, yung mga header na dinagdag, yun din yung layer na magtatanggal doon sa kabila. Okay, right. Gets mo ba, idol? I hope that makes sense. And, again, gaya lang nabanggit ko kanina, ito pa yung additional information nung kabuuan ng seven layers of the OSI and then their function. So again, application is for user interface and then presentation is for data formatting and then session, yun nga yung establish and maintenance ng connection. So sa transport, yung pag-transport ng data, kailangan error checking or accurate data. And then sa network, IP address or network address. Sa data link, MAC address. So, dyan pumapasok yung switches. And then, sa physical, dyan pumapasok yung signaling or cables. Okay? Malinaw, idol. So, again, ito pa yung additional information. So, from application layer to physical, ito yung mga sample. So, makikita nyo sa application nga, yung mga protocol ha. Again, protocol, hindi yung mismong program. So, HTTP, SMTP, etc. So, sa presentation naman, JPEG, MP4, MPEG, di ba? And then sa session, yun nga, yung establish ng connection like Apple Talk. Yun yung parang walkie-talkie ng Apple something eh. So, yung tatlong yun, data pa lang yun siya, wala pa siyang header. Pagdating na dun sa transport, sa networks, data link and physical, makikita nyo, may mga header na yun. Kagaya yung sinabi ko kanina, di ba? And then meron ng kanya-kanyang tawag. Minsan kasi kasama sa exam yung anong layer daw yung segment, anong layer daw yung packets, anong layer daw yung frame, anong layer daw yung bits. Kaya ako siya sinama dyan kasi mahalaga yan. Diba? So I hope, again, idol, this makes sense. I hope naging malinaw. Sa'yo kung medyo nalabuhan ka, ulit-ulitin mo lang itong video, balikan mo. Kung hindi mo pa rin nakuha, pahinga ka muna, break ka muna, balikan mo ulit, idol. Kasi mahalaga to. Malaki yung maitutulong nito para mas maintindihan mo kung paano gumagana yung mga devices sa network. Kung paano nagko-communicate and then kung paano nagpapasa ng data. Okay? Alright, so on the next lesson, we're gonna move to the TCP/IP model. So, i-exian natin yun kasi halos pareho lang naman sila. Pinagsama-sama lang yung ibang layer para makamove na tayo doon sa ibang mas importanting topic. Mas exciting. Okay? Alright, so again, idol, thank you for your time. And then if you have, if you have friends, if you know someone na nag-aaral din ng Cisco, kindly share it to them, our Facebook page, or you can email me on the email if you have questions or inquiry. And you can always visit our website sa ccnaphilippines.com. Okay, alright. Again, nga pala doon sa mga bago or doon sa mga, again, career shifter, zero knowledge, beginner, or nagpaplano mag-training, you can check the CCNA Basic and Fundamentals e-book. Nandyan yung link sa blog. It contains all the information you need para mas maintindihan mo yung basic and fundamentals. Kung ano yung nasa blog, lahat yun nandun sa e-book. Plus yung ibang mas mahalagang key topics gaya ng NAT, ACL, HSRP, mga WAN, port security, and then lahat ng CCNA version 3.0 na topics nandyan.
So you can check that out and then let me know. The instructions is also there. Let me know na lang. Okay? Right, again, Idol. Maraming salamat. See you on the next video.